Everybody, welcome to Kala Chung's family. Okay, so she's cooking for Chinese New Year since Chinese New Year dishes since 6 and no since 12. Sorry. Who's there? Smile a bit. Oh, tired face but smiling. What do these 3 days you expect? So, okay, hello everybody. This is our Chinese New Year Eve. I just finished cooking. I cook. No, she don't cook. I cook. You look at my face. Okay. So, this is all our food. Someone is outside. So, ayan. Me? Ooh. Oh, the good. So, hello everybody. Ayan, naglinis na po ako at katatapos lang po namin kumain. So, ayan, pag-Chinese New Year Eve, ganun. Tapos yung mga naglinis ako, ayan, yung mga box namin. Ayan, Diyos ko tayo. Ito, papakita ko sa inyo pag ganito, Chinese New Year, ay marami kaming ganyan. Ayan, yan ang kinakain namin. Yung kinakain ng mga Chinese. Tapos marami. Bumibili talaga kami ng ganitong orange. Ayan, ganyan. Ganyan. Ayan, ang piniprepared namin para pag may bisita, yan ang kinakain nila. Tapos yung mga juice, tsaka yung mga soft drink. Pero wala naman kaming bisita ngayon. So, para lang sa amin yan. So, ayan. Tapos, pag Chinese New Year kasi, kailangan kasi may ano ba yun. May maraming, ano ba ito? Orange. Kasi maano daw yan, lock daw yan. So, ayan. So, tapos, ayan, katatapos ko lang maglinis. Nagluto ako ng kadami-dami. Siyam na putahe yung niluto ko. Ayan. Kasi may ano yan sila eh. Ang mga Chinese, ma-particular yan sila sa mga numbers. So, yung 9,
ay maganda po yan na ano na number sa Chinese, yung 7, 8, tsaka 9. So lagi yan. Tapos yung mga hinahanda nila ay puro yan may mga meaning yan sa mga yung mga lutuin na hinahanda nila, kagaya ng mga fish, may meaning po yan, yung noodles, yung prawn, lahat yan may meaning. So mamaya sasabihin ko na lang sa inyo mamaya pag may time ako kung ano yung ibig sabihin ng mga niluto ko. So ayan, naghanda na po ako. Tapos ayan yung mga bubuching, ayan. pag Chinese New Year, nilalagyan ng mga ganito kasi gold daw yan eh, pag gold ano, maganda daw yan pag gold. Ayan, parang pumapasok daw yung ano, gold. Ay, ewan ko. Ayan. Hindi ko alam. Yan, di ko. Tapos, ayan. Pag Chinese New Year, kailangan may ano ka niyan. O marami daw prutas. Parang ano din, parang Christmas din. Na sa atin, di ba, marami tayong prutas. Ayan, tsaka, kung ano daw to eh, yung pineapple, tinatawag po nila yan na onglay. Onglay means is, ano ba yan? Lak yata. Hindi ko, mamaya tanongin ko yung asawa ko, nakalimutan ko na. So, ayan. So, may pineapple ako. Tapos, ayan, may pamilo. Ayan. Ayan, kailangan may pamilo. So, ayan. So, katapos lang po namin kumain. At ang dami ko pong ginawa. Kaya wala po akong time talagang i-vlog yung pagluluto ko at kung ano-ano. Kasi ang dami kong niluto. Ayan. So, ako'y pagod na pagod. Diyos ko po. Ayan. So, ayun. So, mamaya, maglalaro na lang kami ng mga fireworks. So, gano'n na lang. So, see you guys later. Ako'y pagod na pagod na po. Ayan, makikita niyo naman sa hitsura ko. Ayan, pagod na pagod ako. Kasi, mag-isa lang po ako. Lahat ginagawa ko mag-isa, ayan. Pupunta ka ng market, napaka-traffic, at saka ang parkingan, nako, hanggang langit yung pila, kasi lahat sila, lahat ng mga Chinese, last minute, namimili ng kanilang ihahanda, tapos ngayon lockdown pa, so hindi sila maka-uwi sa town nila. So, dito sila naghahanda. Tapos, hindi pa masyado in-open yung restaurant. Kaya, hindi sila maka-dine-in sa restaurant. So, lahat talaga nagluluto sa bahay. So, ayun. Kasi, dati, pag Chinese New Year, sa ano yan sila eh. Ano lang, mali. Ano, minsan lang, sa mga sa KL. KL, minsan lang sila nagluluto. Talagang dine-in yan sila. Pero sa other state, nagluluto talaga sila. Ayan. So, kasi nakasanayan na din namin na every New Year, nagluluto talaga kami. Kasi para next day. Kasi next day, wala talaga, close talaga yan sila. Sa lahat ng mga restaurant nagkuklose. So, wala kang orderan ng pagkain. So, the next day, kaya kailangan magluto ka talaga para the next day, iinitin mo na lang. So, ganun kami. At ganun din yung mga Chinese. Ayan. So, ayan guys. Ako'y pagod na dahil rushing lagi. Hindi ko na lang binulog. Hindi na lang ako nag-vlog sa pagluluto ko kasi siyam na putahi po ang inano ko, ang niluto ko. Tapos ako lang mag-isa, tinutulungan din ako ng pamilya ko, pero mostly kasi may trabaho pa sila eh, kaya ako talaga, so mag-isa lang po ako. Kaya hindi ko na vlog yung pagluluto ko kasi hahawakan mo pa yung camera, tapos magluluto ka, ay Diyos ko day, ang hirap. So ayan, naghihintay na lang kami ng 12 o'clock para maglaro ng fireworks. So, ayan, later on, I'll see you guys para maglaro ng fireworks. Bye! So, hello everybody! We are doing all our fireworks now in front of our house. So,
Chinese New Year.